Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa sama-sama nating pag-iwiwang ng Banal na Ekaristiya, isama po natin sa ating mga panalangin at mga sumusunod na intensyon. Masasalamat ang pamilya ni Wilfredo at Christine na Pascua, Emmy Reyes, Bonal Tiber, at ang KJ's Home Baby Delights, Baby Boy Venezuela, Lali de la Cruz, Julia Pereira, Maria Lombe, Jose Ramillo at Rodrita, Helen Retirado at Bonilla, para sa 21st birthday, Jerry Corrine San Felipe, para sa natatangang kanilinya ni Janet Reyes. Pasasalamat din ni Viti Constitucion para sa kanyang paarawan, at para sa kagalinya ni Virgilio at Adela Muto, Edita Ancheta, Ben Nicolada, Corazon Donato at Masaki Nagasaki. Alalahanin po natin ang mga kaluluwa ng Maymao Rudy, Melanie Mila, Gudobredo, Ben Antonio, Vilma, Crisine, Javier, Xavier, Erlinda, Francisco, Milagros, Willy, Rene, Edilberto, Lilia, Federico, Violeta, Salvacion, Aris, Jake, Maxito, Maria Teresa, Nera, Michael, Michelle, Richard, Nido, Florencia, Eugenio, Manding, Edilberto, Corazon, Geoffrey, Melchor, Rain, Lucille, Medita, Alma, Barbie, Joby, Severina, Bonifacia, Francisco, Jacinto, Josefina, Juliana, Lourdes, Manuela, Nicanor, Violeta, Ravelo, Cristeta, Rowell, Reynaldo, Baby Liam, Anna Marie, Amang, Gerson, Carmen, Glenn, Federico, Remedios, Jose, Florante, at Karen, at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, ganun din yung mga nakalista sa ating perpetual remembrance. Panawagan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami o Panginoon naming Diyos sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampulitika na nagdudulot ng pagkawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawak ang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga paggamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang paggalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugo na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga malilit naming kapatid, ay ginagawa namin sa inyo. Amen.
mga kapatid, sa ating pagdiribang ito, samarin natin sa ating panalangin ang alay pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Romeo at Nora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Pamilya Ong Reyes at Talyarde, Alan Joseph Pulido, Mary Jamie Pauline Bartolome, El Malaguador, Jerry Erfene Victoriano, Pablito at Jose Mendoza, Adriano Santos, Rafael Flor, Odette Tevet Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Edgardo at Aida Cunanan, June at Soli de Rosario, Dante at Marisa de la Cruz, Danilo at Emery Sebastian, Dennis at Neri Santos, Noel at Zene Galvez, Aurora at Jean Silungan, Ricky at Avic Magpok, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Villacrucis, Vidal at Marieta Carol, Paul at B. Resurrection, Mila Digonong, Cesar at Lolita Nicolas, Sedi, Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Dr. Abitsaida Manaag, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Janet E. Pascual at Kindi ng ADB Community, Reverend Father Rupino Peng Sulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanikanitang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos, at ng Catholic Women's League ng Lawa, Mikawayan, Romeo Galzote, Ronel Reyes, Rigel Cunanan, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jody Diana Marfil, Camila Lazaro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Jen at Wawa Tamani, Emilita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Eden de Guzman, June at Torres Pillahera, Dr. Marat Marie Tolentino, Gigi Bautista Alejandro, Evelyn Bunag, Susan Dumaday, Dr. Chester Calapis, Jaime Joven Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayimbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kamuninang pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungso ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Sheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Chero del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Ruben Aguirre, Joseph A. Samuel Ingal, Reggie Garcia, Aurelia Cooper, Muhammad Adam, Franny Buan, Andy Torres, Victoria Hermogenes, para sa kaarawan ni na Avril Balais, Junel Tadeo, Vicky Francisco, Maria Fatima Pajardo, Gina Abe Alejandrino, Doida Pedrajeta, Rode Sison, Isa Santos, Mariel Paglinawan, Rosana Isidro, Rafael Suanco, Arthur Beltran, Cecilia Torres, Nezalin Pedreso, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo, Cedidonia, Bibiana, Hill, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian, Angelo, Jose, Teodora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose, Pipito, Belenchito, Dominador, Maria Teresa Frances, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, lahat ng mga mayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ang iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kanyang panalangin kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukat ng kailangan sa mapagmalasakit na pag-ibig sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag.
Ako'y si Juan. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Sardis. Ito ang sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Pinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Sa gawa mo ang mga yaon, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan dyan sa Sardis na nag-ingat at nagpanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't magiging kasama-sama ko silang nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilanlin ko siya sa harapan ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig. Susuka kita. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturoan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka. Pagsisihan mo talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Iyong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, iyong gawang paniniray hindi niya naiisip. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kaniyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit sa anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit dahil sa dami ng mga tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakos siyang nagpatiwan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingila at sinabi sa kanya, "Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuli ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita dito'y nagburung-burungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga duka ang kalahati ng aking ari-arian at kung ako'y may nadayang sinuman, apat na iba yung isasauli ko sa kaniya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito, nipili ni Abraham ang tao nito sapagat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang narigaw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita na ating napakinggan, pinapakita sa atin ng ating Panginoon ang habag ng ating Panginoon ay walang hanggan. Kaya nga po kahit itong si Zaccheo na tinutulig sa ng marami sa kanyang mga kababayan ay kinahabagan ng ating Panginoon. Sino nga po ba si Zaccheo? Siya isang maniningil ng buwis at si Zaccheo ay isang traidor sa kanyang bayan. Ang pagkakakilala at pagkakaturing sa kanya ng mga taong nasa kanyang paligid. Kaya nga po, bakit ba siya tinuturing na isang traidor sa bayan? Sapagat itong si Zaccheo, bilang isang maniningil ng buwis, hindi lamang siya naniningil ng para sa kanyang sarili lamang at hindi lamang naniningil ng para doon sa kaban ng yaman ng bayan. Kundi marahil mga kapatid, sa kanyang paniningil na ito, meron pang kickback itong si Zaccheo. Kaya nga ang tingin sa kanya, isa ng magnanakaw at isa ring traidor sa kanyang sariling bansa. Sapagat ang kanyang sinisingil na buwis, hindi labang napupunta para sa Israel, ito rin ay napupunta sa kaban ng yaman ng mga Romano na noon ay sumasakop sa buong Israel. Kaya nga po may galit ang kanyang mga kababayan sa kanya sapagat siya ay siya'y naglilingkod hindi lamang para sa kanyang bayan, kundi siya'y naglilingkod para sa kanyang mga kalaban. Kaya nga po mga kapatid, pinapakita sa ating mabuting balita na kung papaano ang ating Panginoon ay tumingala upang tignan si Zaccheo at nakita niya itong si Zaccheo na umakyat sa isang puno ng sikomoro. Gayun na lamang ang kanyang pagtingin kay Zaccheo ng may habag. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, "Zaccheo, bumaba ka agad sapagat kailangan kong tumuli ngayon sa bahay mo." Kaya si Zaccheo ay nagmamadaling bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang tahanan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, maraming mga tao ang nagburung-burungan, napakarami naman na pwedeng tunguhan ng ating Panginoon. Pero bakit sa bahay pa ni Zaccheo? Napakarami naman na pwedeng pansinin ng ating Panginoon. Bakit si Zaccheo pa ang pinansin ng ating Panginoon? Mga kapatid, ipinapayag sa atin na ang kahabagan ng ating Panginoon ay walang hanggan sapagat sa isang taong makasalanan, subalit nagsisisi, ang ating Panginoon ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Isipin na lamang natin mga kapatid, si Zaccheo dahil siya'y maliit na tao lamang, kinakailangan pa niyang umakyat ng isang puno ng isikomoro upang nang sa gayon makita lamang ang ating Panginoon na noon ay nagdaraan sa kanyang harapan. Hindi niya makikita kung siya lamang ay nasa baba. Kinakailangan niyang umakyat sa puno na ito. At sa kanyang pag-akyat na ito, hindi lamang niya nakita ang ating Panginoon. Siya mismo ay nakita ni Jesus at inanyayan si Zaccheo na bumaba mula sa puno upang tanggapin ang ating Panginoon sa kanyang tahanan. At marahil, mga kapatid, ito rin ay magandang paghambing sa naging buhay ni Zaccheo. Umangat man siya sa kanyang pamumuhay, subalit ang kanyang pag-angat na ito may kaakibat na pagkakasala. Umangat man siya kagaya ng kanyang pag-akyat sa puno, umangat man siya sa kanyang buhay, subalit kung ito naman ay dala ng kanyang pagnanakaw, kung ito naman ay dala ng kanyang paglilingkod sa mga kalaban ng mga taga-Israel, sa mga kalaban na siyang sumasakop sa kanilang bansa, baliwala rin
ang kanyang ginawa na pag-angat na ito sa kanyang kabuhayan. Kaya nga po ang panyaya ng ating Panginoon, bumaba siya agad ng puno upang tanggapin ng ating Panginoon. Kaya nga po ganito rin ang ginawa ni Zaccheo. Iniwanan niya maging ang kanyang kayamanan, iniwanan niya maging ang natitira pa na karangalan para sa kanya upang nang sa gayon tanggapin ng ating Panginoon hindi lamang sa kanyang tahanan, kundi tanggapin ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga po tignan natin mga kapatid, nung si Zaccheo kausap ng ating Panginoon, anong pinangako ni Zaccheo? Panginoon, kung ako po'y may nadayang sinuman, apat na ibayo po ang isasauli ko sa kanya. At ang sabi pa ni Zaccheo, kalahati ng kanyang aririan ay pagkakalob niya sa mga nangangailangan. Kaya isipin na lamang natin kung yung kalahati ipagkakaloob na. Kung may nadaya, papalitan pa ng apat na ibayo. Wala nang matitira na kahit ano pa kay Zaccheo. Pero si Zaccheo, hindi niya alintana ang yaman na meron siya na kaya niyang ipamigay. Sapagat ang kanyang pinagpapalagahan ngayon ay ang pinakamaganda at pinakamahal na yaman na kanyang namalas sa kanyang mga mata. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita, ang kaligtasan na idumating ngayon sa sambayang ito, lipin ni Abraham ang taong ito sapagat naparito ng anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Naligaw man si Zaccheo ng kanyang landas, subalit nang matagpuan niya ang ating Panginoon, nakita niya ang daan patungo sa kaligtasan. Kaya nga po ito'y nagpapaalala sa atin mga kapatid na kahit na gaano kadami pa ang ating ari-arian dito sa lupa, umangat man tayo sa mata ng maraming mga tao sapagat tayo ay yumaman o kaya naman ay nagkabal ng maraming mga salapi. Subalit sa mata ng ating Panginoon, ang tunay na pag-angat ay walang iba kundi sa pagpapakumbaba sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon na siya lamang ang ating tinitignan bilang tanging yaman ng ating buhay. Sapagat lahat ng meron tayo ay galing naman din sa ating Panginoon. Kaya nga po kung ninanais natin na tayo makapasok sa pintuan ng langit, kung ninanais natin na tayo magkaroon ng kaligtasan, tayo rin ay inaanyayahan ng ating Panginoon. Bumaba tayo mula sa ating posisyon, bumaba tayo mula sa ating kayabangan, bumaba tayo mula sa ating kinalalagyan na kung saan ipinapakita sa atin tayo mismo ay dapat sumunod sa yapak ng ating Panginoon. Kaya kung paparong si Zaccheo, naging ganap ang kanyang buhay nang makita niya ang ating Panginoon. Sana rin tayong lahat maging ganap din ang ating buhay sa pagsunod natin sa ating Panginoon sa pang-araw-araw na paglagi natin sa mundong ibabaw. Nang sa gayon, kagaya ng sinasabi sa ating mabuting balita, ang kaligtasan man ay dumating at sumapiling ng bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, hindi labang si Zaccheo ang nagtataglay ng ganitong kapakumbabaan, kundi maging ang ating mga naging mga santo at santa, sila man ay may kababaan ng loob na lumapit sa ating Panginoon. Kaya nga po kagaya ng ating pinagdiriba ngayon, si Santa Isabel ng Hungría, siya po'y isang marangal, siya po'y isang mayaman, subalit hindi niya alintana ang kanyang yaman, ang kanyang karangalan. Ang kanyang palaging ginagawa ay maglingkod para sa mga mahihirap, maglingkod para sa mga kawawa, maglingkod ng walang inaantay na anumang kapalit. Subalit mga kapatid, pagdating ng panahon, ang Diyos naman ang gumanti sa lahat ng kanyang kabutihan. Kaya nga ngayon ay kasama na siya ng ating Panginoon at nagtatamasa ng buhay na walang hanggan at kaligayahan sa piling ng iba pang mga banal. Kaya nga po mga kapatid, ito'y nagpapaalala sa atin, hindi pa huli ang lahat. Habang may buhay, ang sabi nga ng mga matatanda, palagi na mayroong pag-asa. Kaya kung tayo nagkakasala, kung tayo man ay tumalikod sa ating Panginoon, kagaya ni Zaccheo, inaanyayahan tayo tanggapin ang ating Panginoon sa ating kalooban. At kung sakasakali man ay may maitutulong tayo sa ating kapwa, gawin natin ang nararapat, gawin natin ang kabutihan para nang sa gayon tayo mismo ay matutong magmahal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kapwa. Kaya nga po mga kapatid, nito pong mga nakaraan, ang isipin po natin, nung pong mga nakaraang mga bagyo na dumating sa atin, hindi po tayo masyadong apektado. Bakit? Kasi po ay nandito tayo sa mataas na lugar. At hindi naman, nung pong dumaan dito yung pinakamalakas na bagyo sa taon na ito, nalusaw ng dahil po sa ating kabundukan ng Sierra Madre. Pinahina po yung bagyo na ito.
Pero mga kapatid, nitong nakaraang bagyo naman, kung sino pa yung bagyo, kung alin pa yung bagyo na hindi naman talagang sikat, kung alin pa yung bagyo na talaga namang akala natin hindi ganong kalakas, siya pong nagpadapa dito sa atin sa Bulacan. Kaya nga po dito sa atin sa San Jose del Monte, marami pong mga bahay yung talagang apektado sa pamamagitan ng lakas ng hangin ng bagyo na Ulysses. Pero alam po rin nyo, yan labang po yung nangyari sa atin. Nawalan tayo ng kuryente, may mga bubong na nasira, pero yan labang po yung nangyari sa atin. Pero yung pong mas mababa na mga bayan sa atin, ano po yung nangyari sa kanila? Hindi lamang po sila nawala ng kuryente, hindi lamang nawala ng tubig. Yung iba nga po, pati ang kanilang tahanan, nasira pa. Pati ang kanilang bahay, nawasak pa. At meron pang iba na nagbuwis ng kanilang sariling buhay. Kaya isipin natin mga kapatid, napakarami yung nangangailangan. At hindi lamang po dito sa atin, kundi dun po sa ibang mga probinsya, mas lalo na yung epekto para sa kanila. Napakalaki, napakalawak ng naging sira para sa kanila. Kaya po nung dati, nung tinamaan po yung Kabikulan ng malakas na bagyo, nagpa-second collection po tayo para nang sa gayon, pakikiisa natin sa mga kapatid nating kawawa na noon ay nasalanta. Kaya nga po mga kapatid, pagdating po ng susunod na linggo ay pina-announce po sa atin ng ating pong mahal na obispo na magkakaroon din po tayo ng second collection para saan? Para naman po sa mga tinamaan ng kalilipas pa lamang na bagyo na malakas. Kaya nga po mga kapatid, ito'y isang paraan natin ng pakikisalamuha at pakikipagkaisa sa ating kapwa na kawawa, ng ating pakikipagkaisa sa mga taong nasalanta nang dahil sa bagyo na ito. Kaya nga po mga kapatid, marami po yung nagpaparating, no? Ay bakit po yung iba ay nagtitipon po ng mga damit, nagtitipon po ng mga material na bagay na pwedeng ipadala roon. Ay tayo po nga, ang utos po sa atin, second collection, bakit po? Kasi kinukonsider po natin panahon ng pandemya ngayon. Kaya kung magpapadala po tayo ng mga damit, ay kinakailangan pang isanitize. Kapag magpapadala po tayo ng ibang mga gamit, mga used clothes, kinakailangan pa po siguraduhin mabuti kasi kung saan-saan galing, kung kani-kanino galing, baka mamaya pagdating po doon sa area ay talagang magkaroon pa ng problema. Bakit? Iniiwasan po natin kumalat yung epekto ng pandemya. Iniiwasan natin na kung saan-saan man galing o kung kani-kanino ay hindi tayo maging tagapaghatid o tagapagdala ng virus na ito sa mga kapatid nating kawawa. Nabagyo na nga, baka ma-virus pa. Kaya nga po ang naging utos sa atin ng ating obispo, magpa-second collection para nang sa gayon kung saan po yung mas malapit na pwedeng bilhan ng bulto, ng mga gamit o ng mga pangangailangan ng mga tao, doon na lang po bibili. Mas malapit na, mas masisigurado pa yung security protocol. Kaya nga po, ito rin ay isa nating pagsasakripisyo. Kasi po pwede po na mas madali sa atin yung maghanap ka na lang sa tukador ng mga damit na luma, pwede pong maghanap ka na lang sa iyong istante ng mga dilata na hindi mo naman kinakain, hindi mo naman ginagamit, hindi ka magkagastos sa nungsto kasi yun po'y pamimigay mo lang naman. Yun na may sobra pa lamang, sobra na lamang sa atin. Pero alam po ninyo mga kapatid, yung hinihingi po sa atin na kaunting halaga na pantulong para sa kanila, medyo magsasakripisyo po tayo. Pero ang isipin na lamang natin mga kapatid, konting sakripisyo, pero ito rin po ay ating pakikibahagi, pakikisa sa mga kapatid natin na ngayon ay naghihirap, sa mga kapatid natin na ngayon ay hindi malaman ang kinabukasan. Kaya ang lagi na lamang po nating tatandaan, kung tayo po ay nahihirapan, mas lalo naman sila na nahihirapan. Kung tayo po nasiraan ng bahay, mas lalo naman yung iba ni wala ngang bahay na maituturing. Kaya nga po yung iba, makikita natin, yung iba nire-rescue sa bubong ng bahay. Meron namang iba nire-rescue kung saan-saan. Bakit? Kasi pati bahay nila inanod na. Kaya nga po mga kapatid, kung papaano yung mga santo at santa na nauna, katulad ni Santa Isabel ng Hungría, nagkaroon siya ng pagmamahal para sa mga mahirap, tayo din ay tinatawagan ng Panginoon. Hindi man tayo mayaman, hindi man tayo bilyonaryo, milyonaryo, tayo man ay pare-parehong maralita, pero ang kapwa maralita ang siyang dapat na magmalasakit sa kanyang kapwa maralita na ngayon ay nangangailangan. Sa gayong paraan,
pinapakita natin yung pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon na bumaba tayo mula sa ating comfort zones kagaya ni Zaccheo at ibigay natin sa nararapat ang sa mga taong nangangailangan ang nararapat nating ibigay na para sa kanila. Nang sa gayon, mga kapatid, tayo mismo ay masabihan ng ating Panginoon ang kaligtasan ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, sa pagtatagpo ng Panginoon at Zaccheo, nakita natin ang tunay na habag, ang pinakamatatag na pinagmumula ng katarungan. Nananalangin tayo bilang mga makasalanan sa ngalan ng mga makasalanan. Ang ating mga panalangin naway magpahayag ng panatag na tiwala sa balalaawa ng Diyos. Sa bawat panambita ng ating pinitutugon, Banal na Awa, basbasan mo kami. Banal na Awa, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na tanggapin ang mga naghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Awa, basbasan mo kami. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya naway maging mapagbigay at makatarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Awa, basbasan mo kami. Tayo naway maging handa sa pagsalubong sa Panginoon anumang oras siya dumating sa ating buhay at hayaan siyang manahan sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makita na bahagi ng nakapagliligtas na krus ni Kristo ang kanilang mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao na way gantimpalaan na walang hanggang kaligayahan sa buhay ng mundong darating, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Awa, basbasan mo kami. Ang madaming Diyos, punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. Ipagalo mo sa amin ang iyong mapagligtas na tulong kapag kami nagkasala at naway panatilin mo kami sa iyong pagkalinga. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-aain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O madaming mimik ka, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana ngayong si Santa Isabel ay aming ginugunita at ipagalubong kaming pinalaya sa adlang na makalupa ay tanging sa iyo lamang maging mariwasa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. O madaming makapangyarihan, tuling ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaparingangaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaalim na maasahan, at tapatulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banalatay tumutulong sa lahat sa pagbibigay rin bawat pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong spirito, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, tineris naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahan ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para ng sana. Ningyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawa. Sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pininanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanya ang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay.
Gabayan mo ang mga dalumhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pedro Apostol. Manalangin tayo. Pamadaming mapagmahal sa aming banal na pakikinabang at pakundangan kay Santa Isabel na aming huwaran, itaguyod mo kami sa iyong pagmamahal at ang mabuting gawain sa amin iyong sinimulan. Ay lubusin mo hanggang sa araw ng pagpapayag ni Kristo Yesus na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.